Ikaw, Atilea, ano yung sa dakas? Ako dito na lang ako sa bangus. Bakit? Kasi Philippine National Bangus. Good day everyone, it's Trey here and thank you for stopping by into our channel. And today is a non-working day as we will be celebrating Canada Day with fun, food and laughter. Later we will have a short discussion with our friend Mr. Rowell on how he started life here in Canada before he reached a certain point that he is now well established. Also join us visiting Dog Park together with our star dog Rusty as we will let him meet his friends, run around and play. So without further ado, let's go. So there you go everyone. Right now is Canada Day. Yay! At papunta kami sa aming mga close friends na parang family na rin namin. And right now we have here, yeah, we have here our stuff. Meron kami dito mga goldies, skewers na the shrimp na may kasamang ano ba tawag dito, pipino. At puccini, at meron kaming pancit dito. Meron kaming pineapple and some nuts in here. Meron kaming broccoli as well. At chicken, hindi ko nakabalot na kasi. So ito yung chicken skewers. Yeah, meron kami mga flags na. Ayan, meron akong malaking flags dito. Ay, nga pala yung mask. I forgot to bring. Dala nga pala kami ng mask. Okay, see you guys. Yikes! Mayroon yung pagkain muna. Hindi kayo magmasok. Mayroon muna yung pagkain. Yes. Huwag natin na, kami na lang po. So, dito na kami sa lugar ng aming pagpapartyhan. Ready na, set na po lahat. Okay, so ito na tayo guys. Ito na yung mga pagkain namin. At ipapakita ko sa inyo bago tayo pumasok. Halika. Nakikita nyo yung tumutunog na yung sa gate. Focus mo. Ito. Ginagamit siya dito para pang ano, pang chase away ng mga yung mga raccoon, squirrel, kung ano man yung pwedeng pumasok dito. So, okay. Ito. What's going on everybody? Rusty! Hi! Happy Canada! Ulit ka na naman, ha? How are you, boy? Yes, ito lang kami ng chicken barbecue dito pa lang ate. With Ate Lea. Always cook. The best cook here. So, ito yung sauce. Ikaw gumawa ng sauce, eh. Si, ano, si Mang Tumas. Si Mang Tumas. So, pakita mo yung food natin ito. Grabe. Mang Tumas ba yun? Chicken wings. Chicken wings. Grabe. Grilled chicken wings. So, meron pa kami dito yung iba. Yung shrimp. At, salmon with zucchini, yeah, and bell pepper. Yeah, these are also nice shrimp ones. And, pero ito talaga ang ano. Ano na sa table, natin. Yung iba. The best yan, the best. Oh, okay lang yan. May patumba pa si Yes, meron tayo ditong pancit. Pancit. At kuya ano ito? Talong na inihaw. Inihaw na talong. And we have here, ano ba to? Grilled zucchini. Zucchini. Yeah. And here we have this, wow, what's this? Mamma mia. Pork chop. Pork chop na walang buto.
We have here beef. Is it beef? Yeah, beef. With the Korean style, Yung. Korean style barbecue. Yeah, tapos ito, meron tayong side dishes. Side dishes. For siyempre, Pinoy. We have kanin here. Yeah. Tapos buhay na walang kanin. So, yun. So, kakain muna tayo ngayon. So, and for you guys to know, this is a very special day as we are celebrating 153rd of Canada. So, everybody, mag-ingay tayo! Woo! Woo! Happy Canada! Birthday, Canada! Happy birthday! Kuya, happy Canada Day! Canada Day! Unsa man ay mong gisudan? Isod, kinilaw nga tuna, oy! Ah, kinilaw ra nga tuna! Kinilaw, agad! Tapay, sudan, kuya, ah. Bisaya daw. Bisaya. Ko kami. Bisaya guapa. Ay raste. Kuya, ano tawag dito? Ano bang tawag sa ano na to? Mga ano ba to? Lara ba to? Ano? Ito? Ah, tomato. Zucchini. Zucchini. Bell peppers. Bell peppers. So, sabi ni kuya. Orange and green. Okay, so try natin sabi kasi niya matamis na. Matamis daw, so try natin. Not bad, masarap talaga siya. Sarap talaga yan. Sarap, sarap. Hindi ko in-expect na ganito katamis. Yeah, yeah. Sarap ng pansit-sis. Naman. Pero kadaan. Uncle. So, eto na ngayon. Chicken. So, ito naman ngayon. Yan. Hipon with zucchini. Tapos, ano ba yung salmon? Salmon. Salmon with bell peppers. Tapos, tomato. Tomato. Okay. So, syempre, ito yung special sauce naman. Meron akong ano dun eh. Maganda yan. Maganda ito. Uy, ano yan? Pang swimming? Kasi. Marin ko ba ito? So, try na natin ngayon itong inihaw natin just now kung gaano kasarap. Init! Masarap, masarap. Masarap. Grabe. Natapunan pa ako ng ketchup. Blessing na blessing talaga. Sumabog yung ketchup. Pagbukas ko bigla sumabog. Nadumihan na ngayon sa patos ko. Na-ketchup ang pa yung kamay ko. Talaga naman. Basta tidilaan mo. Sa baba lang kuya, sa baba. Okay, salamat ya. Ayan. Lagi nakabuntot. Kakatuwa. Dito ka makakita ng aso, tinitreat as parang tao talaga. Di ba Rusty, no? Spoiled yan. Yan. Kiss. Belated happy wedding anniversary kay Tito Edwin at kay Tita Raya. Yay! Yay! Oh, ang sarap. Punay iba. Nag-oil siya tinong. Nag-oil kasi basta isda. Kaya tayo. Kaya umpisa tayo sa isda. Guys, may choice tayo rito. Halimbawa kung nagiging isda tayo, anong gusto mong isda ka? Ako, magigusto ko flying fish sa Bisaya, barungoy. Kasi maganda. Nakita ko pag sumakay ko ng barko mula Cebu hanggang Cotabato, lumipad siya mga 20 meters, gano'n. hindi siya katulad ng dolphin, pag ganyan. Barungoy ako. O ikaw kuya, pag naging isda ka, ano sa'yo? Siyempre, pating ako. Gusto siyempre, ko top of the food chain. Yun! Para kaingin ko yung barungoy. Ikaw, te. Sa akin naman. Pumabol ko. Yeah. Ikaw, te, anong pating ka? Anong pating tuloy? Anong isda ka? Papano na lang, kasi masarap ang papano. Masarap? O tama-tama, kakainin ka ng isda. Ng pating. Ikaw, te, Lea, anong isda ka? Bangus. Bakit? Kasi Philippine National Bangus ba? Oh, yan. Ikaw, kung naging isda ka, ano ka? Danggit. Bakit? Masarap prituhin. Ako naman gusto ko maging goldfish lang para nasa aquarium lang ako. Hindi ako kakainin ng pating.
Ngayon, isda yun, ha? Isda yun, oh. Ano, tita, ano? Lahat ng mga ano? Ano ba sinabi niyo? Puro mga tamad. Tamad. Ano sa'yo, tita? Ano sa'yo? Janitor. Janitor fish. Oh, janitor fish. Loko, tita, maging peste sa Laguna Lake yan. Ay, nako. Kaya puro kayo mga tamad. Mga papakit ang mga isda niyo. Okay. Hey, guys, punta tayo sa insikto. Oh, sige. Kung ako yung insikto, gusto ko parang akong isang dragonfly alidanaw sa Saya. Kasi maganda siyang lumipad. Para siyang helicopter, eh. Ay, ikaw kuya, pwede kayong insekto ka? Anong klaseng insekto? Siyempre grasshopper, para patalon-talon, palipad-lipad. Yun. Ikaw tita, pwede kayong insekto ka? Tering-teren. Ano yun? Oh. Alupihan? Tering-teren? Alupihan? Yung maliit lang na ganyan. Alupihan? Yung maraming paa? Iba yun. Iba yung alupihan. Iba rin yung tering-teren. Oo. Milipids yun, milipids. Milipids, milipids. Ikaw, te? Langgam, langgam. Oh, bakit? Kasi para kakatin ko kayo. Ikaw, Ate Leia. Tutubi. Tutubi? Okay. Di ba butterfly? Tutubi, butterfly. Kaya ka na dudulas na eh. Ikaw. Maling yung sektor. Tutubi. Te. Ano ba yan? Katulpa. Katulpa. Te, sige, singhut pa niyan. Singhut pa. Hindi eh. Ay, tutubi. Ano ba yan? Ay, maliit. Sige, tongue twist naman tayo. Sige, sabihin nyo nga, librong pangkatagalugan. Ikaw, tita. Librong pangkatalagulag. Ikaw, Tilea. Librong pangtagalagugan. Ikaw, kuya. Librong pangkatagalugan. Yun, mabilis, mabilis. Librong pangkatagalugan. Ikaw. Librong pangkatagalugan. Yun. Librong pangkatagalugan. Oh, ikaw kuya. Librong pangkatagalugan. Librong pangtagalugan. O, di ba? O, di ba? Simpleng-simple lang, hindi nila kaya. Sa bahay itong doggy na ito. Ang bigat. Ang bigat-bigat nito. Para kang karabaw rasta. Baboy. Ang bigat. Ang hamag pa. Ito si Rasi. Pumasok kami dito para magpahinga. Hindi rin nakapagpahinga dahil sobrang kulit na itong tabacho na ito. Ayan na. Hindi pa nalangay daw? Nagawa mo, Rusty. Ikog niya. Nahabol niya yung buntot niya. Eh, ano niya? Katuwaan niya ba? Yung story. Nahabol niya. Yeah, movie time. Ala, no? Nanonood siya sa sarili niyang video. Ayan, no? Rusty, that's you. That's you, Rusty. Rusty, that's you. Yay, waving some more. That's you, boy. Waving some more, Rusty. Yeah, binata ka na ngayon, Rusty. Oh, yeah, king. Galit sarili niya. Who's that? It's that's you. Why are you barking yourself? That's you, boy. Look at the back. So, titignan natin yung bangka ni Kuya. Ito yung bangka na gagamitin namin soon pag nag- like fishing kami somewhere dito sa Ontario. Ito yun. Nice. Ito yun. So, i-unbox na namin siya. Unboxing eh, no? So, ito na yung boat ni Kuya. Kuya, anong klaseng bangka to? Bass boat. Ito yung brand niya. Ito yung brand niya. Pro prop. Ito yung brand. Sige, tanggalin muna. Parang regular tali lang. Regular tali. Bass boat. So, ilan ang capacity nito? Ilan nakakaupo dito? 8%. So, ito yung brand niya. Wow. V200. Wow! Yeah, sige, sakita. Wow, nice. Wow. So, ito yung unahan, di ba? Yeah. So, okay, kami ni Charles. Go, let's go, Charles. Sakay tayo sa pangkali ko yan. Wow.
Ako na mag-win. Dito na pala. Masakit talaga ito. This summer. Wow. Oh, okay, this summer. Woohoo! Let's do it! Tapi ako dito. Guys! So, ito. Ito ang top view ng bus boat ni Kuya. Ayan. So, gagamitin namin siya this coming summer pag nag-fishing kami. Advice ko nga kay Kuya na ayusin na niya yung drone niya para magamit na namin pag nasa medyo malayong lugar na at gusto namin magkaroon ng top video. So, Kuya, anong gasolina nito? Car. Para sa kotse lang din? Okay. Okay. Yun, nice, oh. Yun. Order yung so- Ayan. Akit ka. This is the... Wow. Sige, sakay ka sa basketball. Ako naman magdadvibe, Charles. Ako naman. Pasahero ka naman. What? Sige na. Ako naman magdadvibe. Oh, girl! Nice, oh. So, ito yung bus boat. Akala ko meron siyang special na gasolina na ginagamit dito. Pero, according kay Kuya, well, same lang din ang ano, ng kotse, di ba? Same lang din ang kotse yung gasolina nito. Magastos gasolina. So, sitting capacity nito pang 8 tao. Pwedeng nakaupo lang dito habang tumatak. Hindi advisable. So, saan na po yung mga tao? Dito. In the front. Right off front. Yeah, right here. Dito. Sit in the front. Okay. Kasi angat yan eh. So, hindi nagsiputin. Okay. Open! Hindi ako yun. The new! Okay. The best! The best, nakita mo natin. First time ako makikita nito. Yan. Ako naman magalang. Ha? Ayan na, si Madam. Who won? Si Madam Beauty. The crown belongs to Ayen. From Cebu City. Let's give it up for Miss Ayen. Woo! Yan, ito na yung pinaka full view nito. Grabe. This bus boat can occupy 8 passengers. So yung iba, akala ko doon nakaupo sa likod, yung pala dito sa harap. Kasi dito pala magli-lift up pala sa taas to. Dito yata pala dito. Oo, nataas siya. So yung mga nakasakay dito sa unan eh, maghangatan eh. Wow, nice. So tingnan natin naman yung side view niya. Ibabaan ba dito, Kuya? Video ko yung harap. So ayan. Ayan. Bye, Charles! Wow, stick. So, kita mo naman, simpleng-simpleng tao lang, pero, simpleng-simple lang. This is si Madam. Kuya, okay, sige, konting interview, Kuya. Ilang taon ka na dito sa Canada? Since August 8, 2000. Yes, year 2000. Year 2000. So, ano yung mga unang naging job mo dito? At the warehouse. Oh, well, warehouse talaga. Warehouse talaga. I started from the warehouse and still work in the warehouse. Oh, so transport. Ngayon, so ngayon pero medyo di ba nag-upscale na yung job mo. Oh. Hindi na lang basta ordinary warehouse. Mm. So the office din. So ang masabi mo, Kuya? So masabi mo, Kuya, sa mga Pinoy na gustong mag-Canada na alam mo yun, na aspiring din na gusto magtrabaho dito at mamuhay dito. Ano masasabi mo sa kanila? Kailangan ba nila sumuko ba sila simula or no? Pagka dream mo talaga, you gotta grab it. Ano talaga? Pursue talaga. And then pursue talaga and then you'll ano. Kasi marami talagang dumadaan sa hirap dito tapos na sumusuko agad sila. Ang ibig sabihin nun, ano sila, kung sumuko sila, ibig sabihin nun, hindi sila nagtry sa iba kasi meron naman, there's so many, you have lots of options, lots of choices. So try mo lang, makita ka rin ng ano, ng kaya mo, and then eventually gustuhan mo yung trabaho, and then that's it. Pero nag-aral ka ba nang dito sa Canada? Nag-aral ka? Pinag-aralan ko lang ito, paggawa ng
small engine, how to repair. Kaya ako na nag-repair sa akin. Pero hindi kaya nag-schooling talaga. Pero kita mo naman, di ba? Kita mo naman na naging buhay mo, naging maayos, di ba? So yan, ganda ng mga property ni Kuya. May boat siya, ito yung bahay niya. Tapos ito yung kotse niya, Ram 1500. Grabe, ang laki. Ito, ito ilang taon na itong sakya muna ito, Kuya? Ano yan? 2011. Oh, matagal na rin pala, no? Man, Dodge Ram naman siya. Kaya parang akala mo bago. Kasi it's just maintainer. Can't keep this in good shape. Oh, in good shape. Tapos wala siyang mga tama, no? Walang gas-gas. It's well maintained, grabe. Ang linis from tires to... Itong luma na, 2009. It's an older car, 2009. Pero to consider, okay pa rin siya, di ba? Oo. Kapapalit ko na ng mga bagong brakes. Wow, nice. Ikaw na lang nagpapalit sa mga namin, no? Oo nga. Oh. Okay. Pwede tinggrahe mo, kuya. So, punta tayo sa grahe ni kuya. Okay. May mga basura dito kung nalagay ko sa'yo. Sa ano yung mga raccoons eh. Oo. Oh, yung problema dito kasi may mga raccoons. So. Ayun, meron siyang sariling ano dito, sariling talyer dito. Dito niya ginagawa yung mga... Dito ginaayos ang aking motor. Ayun, nakita ko sa video kanina, di ba? Ito yun. Yeah. O, bago na ba to? Ha? Bago na to? Oh, Honda. Honda Fireblade. Okay, the best. Fireblade is a 1,000cc motorcycle. Nasa magkano yung mga ganito ngayon? Brand new, bibili ka ng brand new? Siguro mga 50,000. Wow, 20,000? 20,000. Wow. Pero ilang taon na sa'yo ito? Matagal na sa akin ito. I believe it's about 7 years. Oh, matagal na. Pero well maintained na mga gamit mo talaga. Yeah, ako na nagpart. Ako na I just changed the brakes. The brake and the chain. Ako na yung chain. So ito minimaintain mo na lang lahat. Pati yung mga kulay ito, wala. Napunta rin eh. So ikaw na nag-spray na mga yan. I'm changing the handles and everything. Kapalit ko lang yan. Wow. Palitan ko ng mga ano. Yeah. So may camera ako para nagumotor. Kinakapalit yung GoPro. Ay, GoPro. Yeah. Okay. Yes. Good. If you want it, talagang... Bili mo kuya, no? For 20 years ka nag-work dito. Tapos nakamit mo lahat ng magandang ano, kalalagyan sa buhay na to. Diba? Konting tiyaga lang talaga. So yung isa mo pa, yung ano? Ito ba yung Lincoln? Lincoln car. It's a luxury car, yun eh. A luxury car. This is a 06. It's an older car. Oh, pwede na, pero makinis pa rin to consider na 2006 pa siya. Yan na ngayon, 2020 na. Oh, no rust ng lating. It's in good shape. Oh. Pwede pa talaga siya. Well-maintained siya ng last previous owner. Yeah. Walang kapag-problema. This afternoon, nagplan kami pumunta naman sa El Dorado. It's one of place near here na pwede ka mag-picnic, tapos may water park din doon, tapos parks din. So, ngayon, sakay na tayo ngayon dito. Okay. Ay, nice. El Dorado. Yes, ang ganda ng lugar. Napaka-fresh ng Palbigit. And... punta natin makasama namin. Rusty! Siyempre, kasama pa rin namin ang aming munting prinsipe. Aming mascot. Huy!
So dito na kami ngayon sa El Dorado Park. Lalakad-lakad, ikot-ikot. And as what I've seen, okay naman, walang masyado nakamask. Kaya hindi namin kami nagmask. Pero yun nga, safe pa rin, iba pa rin yung safe. Guys, enjoy bang Canada Day? Yeah, we're going to another park, the Dog's Park. The Dog's Park. Yeah. Okay, so time check everyone. Right now is 8:30 p.m. Pero ganito kaliwanag ang lugar dito. Ayan. At ang park ay magsasarado ng alas 9 ng gabi. So ang mga security all over here are making their roving. So nagbibigay na sila ng notice sa mga tao dito sa park na magsasarado sila in 15 more minutes. So time check ulit ah, it's 8:30. Yeah. Mukha lang talagang maliwanag. Currently dito kami ngayon sa dog park. So yun, well-disciplined ang mga alagang aso dito. So katulad nito si Rusty, nag-jebs. So pupulutin yung dumi niya, may dala kami yung plastic. Ayan, para balot. And then meron mapusurahan dito. Itong park na to, ginawa to para sa mga aso mag-alagalan. Para leash mo iba, wala kang tali. Pero buti, ano, hindi nag-aaway-aaway yung mga aso kahit hindi magkakilala. Eh, yung mga aso naman, eh, ano nila eh, they know the character of their dog. Kaya hindi nila ihahalubilo na alam nilang mga kagat ng ibang aso or nagkakagat sa ibang tao. So, they know na. So, may ano ba kuya, may bayad ba ang pag-visit natin dito? Wala. Kahit membership, wala. Basta anyhow, basta alam mo yung aso mo safe, tapos that's right. Tapos hindi siya aggressive. So, pwede mo siyang dalhin dito. This park, may dieta rito eh. There's another park na kailangan ang aso mo kapon. Okay, kapon. Meron siyang ano, castrated siya dapat. Castrated. Okay, kasi mas ano yun eh, mas aggressive yung aggressive ano, yung hindi castrated. Kaya may area dito na park na hindi mo pwedeng. Ano. Magtatapos siya ng tain. No. Don't let the dogs out. Stay there. Okay? Stay there. Max. Oh, that's why. Oh, he's waiting.
Hindi na ako. Nadumihan siya. Spoil din ang kalinanay. Di bali na mag-iskas yung kotse, wag lang masaktan yung baby nila. Malaki aso? Malaki yung husky. Husky. O siya pa rin? Nakaasaan din na. Mabilis tumakbo eh. Nati sa Alben, no? Di bali nang mag-gasgas yung kotse, huwag lang madumihan si Rusty. No? Car is only a material. Yeah, that's true. Bye, Rusty! Rusty! Okay, bye-bye! Hey, boboy! Bye-bye! Bye, Rusty! Bye! Yeah, okay. So, yun, very exciting talaga itong araw to. Ang dami namin nagawa, ang dami namin napuntahan din. Balik na kami. Okay, time check. Now is 9 p.m. Pero maliwanag pa rin. Because right now is summertime here in Ontario. Ganito talagang ang liwanag dito pag summertime na. Let's go. So that's all for today. I hope you guys are having a wonderful day. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you won't miss any single videos that we will be releasing soon. And I'm out now. Adios. We'll be right back.